Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali, ngayong May 27, 2023 na kung saan sa ngayon po ay tuluyan na nakapasok sa loob ng ating area of responsibility si Super Typhoon Mawar at tinawag na po ito sa local name na Betty. Bahagi na po itong humina at ayon sa datos ng Joint Typhoon Warning Center ay taglay na po ang lakas ng hangin na maabot po sa 270 km/h na kumikilos pa rin po pa west, northwestward sa bilis na 15 km/h at sa kasalukuyan ay nasa layo po ngayon ng 1,280 km east sa may Palanan, Isabela at gaya po ninyong nakikita, yung trough po ng bagyo ay umaabot na sa ilang bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Caraga. At bukas, mananatili pa rin po na super typhoon habang kumikilos pa west, northwestward sa vicinity po ng Silangang Baybayin ng Cagayan. At pagsapit po ng Lunes, posibleng hindi na po yan super typhoon, pero nananatili pa rin na malakas na bagyo habang nasa Silangang Baybayin ng mga isla ng Extreme Northern Luzon hanggang Martes po iyan, na patuloy pa rin na magdudulot ng masungit na panahon sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. At pagsapit ng Miyerkules, tuluyan na po yan nakikilos palayo dito sa ating bansa. Hindi naman po nakitaan ng landfall scenario ang bagyong si Betty, pero dahil sa malaki ito at malakas na bagyo ay maaapektuhan pa rin ng outer rain bands nito ang malaking bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na araw. At sa Central Luzon, Southern Luzon at Kabisayaan ay maging handa rin po tayo dyan sa muling pag-iral ng habagat na hahatakin at mas papalakasin pa ng bagyong si Betty na siya naman pong magdudulot dyan ng mga pag-uulan lalo na po sa western section ng ating bansa, lalo na po sa mga susunod na araw, na posible po yan na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya maging handa na po tayo dyan sa mas maulan ng panahon. At sa lagay naman po ng ating panahon, dahil po sa pinagsamang epekto ng trough ng bagyo at saka ng lumalakas ng southwesterly wind ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang mararanasan sa ilang bahagi ng La Union, Ilocos Sur, Benguet, ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Legazpi, malaking bahagi ng Kabisayaan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte at Sulu Archipelago. At sa atin naman pong mga baybayin, sa ngayon ay wala pa naman tayong nakataas na gale warning signals, pero sa mga susunod na oras, dahil po sa paglapit ng bagyo ay posible na ang maalon dyan sa Silangang Baybayin po ng ating bansa. Kaya hanggat maaari ay iwasan na po natin ang papalaot lalo na po sa Silangang Baybayin ng Luzon at Visayas, lalo na po sa mga susunod na oras para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!